What's up mga kamix? Dito naman tayo ngayon ulit magluluto. Ang lulutuin natin ay paella valenciana. Ang ingredients natin ay malagkit, hipon, atay ng baboy, laman ng baboy, sibuyas, bawang, at saka bell pepper, pula na bell pepper, at saka green, at saka pasas, at saka yung green peas, sariwang green peas. Ngayon magluluto tayo ng paella valenciana. Lutuin ngayon natin ay paella valenciana. Isa ito sa mga paboritong lutuin ng mga hiligay noon, Ilunggo. Ngayon, punta na tayo sa kitchen ni Rueldo natin lulutuin. Ito, mainit na yung kawali natin. Mag-upisa na tayo sa pagluluto ng paella valenciana. Maglalagay muna tayo ng mantika. Kasi ipita muna natin yung lahat ng ingredients niya. Habang hinihintay natin ang hinihintay yung mantika, ay gagawin natin ingatay sa pagluluto pag tayo nagluluto sa kusina kasi delikado ang apoy baka tayo masunog. Una natin ay bawang. Paghagis ko pa lang ng bawang para maamoy ko na yung amoy. Masarap na yung amoy. Talagang nakakatakam. Masarap ang magluto kasi pag tayo nagluluto sa bahay, ang kagandahan pag ikaw nagluluto, lagi tayong busog. Kaso medyo nakakapagod lang magluto. Pag hindi tayo sinipag, talagang magugutom tayo. Pero pag masipag tayo magluto, lagi tayong busog. Ngayon, pag magiging golden brown na, susunod natin yung sibuyas. Gisa-gisa lang, sute-sute hanggang sa mag-brown. At naamoy ko na yung bango. Mabango na yung bawang at saka sibuyas. Masarap na sa pangamoy. Nalalasahan na natin. Okay, ang susunod natin ay laman ng baboy. Yung pag-iwa ko ng laman ng baboy ay pahaba. Maliit na pahaba. Para yung presentation maganda. Kasi pag kwadradong pag-iwa natin, hindi maganda sa paningin natin. Maganda yung pahaba. Para maganda sa paningin. Kasi yung paningin natin, dinadayat tayo ng paningin natin. Pag maganda nakikita natin, parang masarap na rin siya na tapakiramdam natin kainin. Okay, yung susunod ay atay ng baboy. Ito kasi, kaya mabilisan ko pag-isa ko kasi kanina linaga ko na to yung baboy at saka yung atay. Tinanong ko na siya sa mainit na tubig para madaling hiwain. Hindi ako mahirapan maghiwa. At saka yung atay, ganun rin. At saka yung hipon. Tinanong ko na siya. Pinakuluan ko na siya sa tubig bago ko hiwain. Ang susunod ay atay ng baboy. Ang paella valenciana, isa ito sa mga linuluto ng mga hiligay noon na hindi nawawala sa okasyon. May mga party-party sa lugar na ng Iloilo at saka Bacolod, Ligros. Hindi mawawala ito pag napunta kayo doon. Yung luto na paella valenciana laging nandun yun sa mga okasyon. Isa ito sa mga paboritong lutuin ng mga hiligay noon. Tapos isunod natin yung hipon. Tapos
ipatagal-tagalan muna natin ng konti, mga 2 minuto. Pa natin. Pabalikan natin mamaya pagkalipas ng 2 minuto. A few moments later. Okay, buksan na natin pagkalipas ng mga 2 minuto. Buksan natin ulit. Busok. Medyo mahina lang yung apoy natin para hindi masunog ang ilalim. Ngayon, isusunod natin yung pasas. Pasas at saka halo-halo. Halo lang. Masarap itong paella balinjana kasi wala ka nang hanapin itong mga. Kung ito yung niluto mo, isa rin doon sa mga paborito ko kasi wala ka nang hanapin dito. May kanin ka na, may ulam ka pa, may dessert na rin yung pasas. Kaya ang isusunod natin yung green peas. Tapos, yung susunod, halo-halo lang yung bell pepper. Ito, mabango tong bell pepper para matanggal yung ano, mabango ang linuluto natin ito pag may bell pepper. At saka, pagkakaalam ko, ito ang bell pepper ang pinakamaraming nutrients na makukuha tayo eh. Pagkakaalam ko, yan ang gulay na pinakamaraming nutrients na makukuha. Kaya ang bell pepper kong ginamit, pula at saka green, para maganda ang presentation sa mata natin. Maganda siya tingnan. Okay? Ngayon, susunod natin, lagyan natin ng counting bitsin at saka asin. Asin. Saka tuyo. Soy sauce. Ngayon, hanguhin natin. Ingatan lang natin na yung, ano, yung ilalim, yung magkaroon ng tutong sa ilalim. Kasi pangit siya. Baka hindi maluto yung paella balinjana natin pag naunahan siya ng tutong. Yun ang numero natin, ingatan. Takpan natin siya ulit. Mga 2 minuto natin pa takpan. Okay. Balikan natin siya mamaya. A few moments later. Natapos ng 2 minuto, buksan natin ulit. Yan. Kumulot na siya. Papunta na sa medyo masarap na siya tingnan. Nagtutubig-tubig. Halo-halo lang. Para yung lahat ng ano natin maluto. Magdadagdag ako ng tubig para malaga natin ng kaunti. Kasi kaunti lang. Makalating cup lang. Para malaga natin ng saglit. Para lumambot rin yung atay at saka laman. Saka yung green peas. Okay, takpan natin ulit. Madalang minuto, balikan natin. Habang hinihintay natin yun na kumukulo yung ano, pinapakuloan natin yung sahog niya dito para sa paella balinsyana, hugasan na natin yung malagkit. Hugasan na natin. Mga 3 beses natin hugasan. Dalawang hugas na to na malagkit. Hugasan to. Tsaka piliin yung malagkit na ano, yung malinis para magandang luto natin. Yung walang bukbok kasi kung minsan pag nakabili kayo ng mga malagkit sa palengke, may mga bukbok, may mga itim-itim. Huwag niyong kung ano niyo kasi medyo pangit yung pag naluto niyo maraming itim-itim. Ano pala natin ang tubig nito para lang din tayo nagsasaing. Yung kung ano yung anong ilang sukat yung ilang takal yung bigas natin. Ganun rin yung tubig para hindi tayo hindi basa, hindi rin siya matigas. Ganun lang. Okay, ito na, buksan na natin pagkalipas ng 2 minuto. Yan, mausap na. Talagang mainit na mainit. Luto na yung ano nito. Dali. Okay.
Okay. Alo-alo lang. Ngayon, ibuhusto natin yung malagkit kasama na yung tubig. Ito na. Nasukat ko na itong tubig nito sa malagkit. Ito, ibuhos ko na. Para ano, diretso na ito sa aing. Pero pag nagluluto tayo, siguraduhin natin na yung kamay natin malinis, ha. Kasi kasalalay sa kamay natin yung kalinisan ng pagluluto natin. Kapanitilihin natin yung kalinisan para malayo tayo sa sakit. Okay. Iano ko lang yung mga butil-butil kasi sayang. Ngayon, ang gagawin natin, lagyan na natin siya ng food coloring na igilo. Tapos haluin na natin para kumalat yung kulay. Nasa atin na yan kung gusto natin yung medyo matapang yung kulay niya o medyo malabnaw lang. Nasa atin na yun na nagluluto. Tayo na masusunod doon. Pero kung akong tatanungin, medyo ano lang yung hindi masyadong matapang ang kulay kasi pangit rin pag sobrang tapang ang kulay. Yung masyadong lutong-lutong ang kulay. Ganda lang yung ano, taktam-taman lang. Ito, hinahalo ko na para diretso na kasi ito sa aing. Pakuluan na natin ito. Para hinahalo ko ito ka para kumalat ang kulay, magparehas ang kulay. Kasi yung kulay natin powder yun. Baka hindi masyado kumalat. May party siya na matapang ang kulay, may party na maputla. Pero sa probinsya, ang ginagamit namin nito, ano, yung iskayotis, o kaya ano ba yung tawag doon sa Tagalog, istiwitis. Kasi yon walang chemical yon. Kaso medyo matrabaho lang yon kasi mamumulot ka pa doon sa puno niya, tapos pakukuloan mo yung buto nun, tatanggalin mo lang yung kulay, kulay lang kailangan mo doon. At suwete. Yun yung ano, isang paraan doon sa pagpakulay sa mga niluluto natin. Sa adobo, maganda rin yung pangkulay. Adobong baboy, yun din ang ginagamit. Mas masarap yun. Okay, takpan natin. Hanggang sa ano na siya. Patuyo natin yung ano, yung tubig niya. Parang sasaingin na to natin siya. Didiretso na to sa aing. A few moments later. Sana natin ulit yung pa-idea-balid siya na natin niluluto. Kung anong nangyari. Okay, ito na. Ito na kumukulo siya. Haluin ko lang. Haluin lang natin. Kasi ang importante dito, hindi siya mamuo yung ilalim. Kaya mahalaga to. Maingatan natin yung ilalim na hindi siya mauna yung tutong. Kasi pag nauna na yung tutong sa ilalim, mahirapan na tayong magluto nito. Kailan ano natin yung ilalim, layurin natin yung stock. Na walang naninigas doon sa ilalim. Natanggal ko na yung ano, yung tutong sa ilalim. Sayang kasi itong nandidikit sa gilid ng ano, sandok. Sayang din to. Kaya ayusin natin. Tanggalin. Takpan natin, ang gamitin na natin ano, sapin na natin ang dahon ng saging para ano siya, mabango pag naluto. Pero itong dahon ng saging, lininis ko na to, ha. Pinunasan ko na yung lugasan ko para ano, para mabango pagkakaluto. Siguraduhin natin walang singaw para maganda yung pagkaluto niya. Tapos hinaan natin yung apoy. Yung pinakamahina niya na hindi siya masusunog, yung hindi matututong. Yan lang, pinakamahina lang. Balikan natin siya.
A few moments later. Okay guys, balikan na natin yung niluluto natin nating paella valenciana. Ano nangyayari dito? Oh, umuusok na. Naamoy ko na yung bango ng niluluto natin. Pero hindi pa siya masyadong ganun kaluto. Ibalik natin ulit. Kasi ano pa siya? Hindi pa siya ganun kaluto. Ibalik natin ulit muna. Okay. Balikan natin siya ulit mamaya. Siguraduhin natin walang singaw. Kasi hininaan ko kasi medyo lang kanina mahina to, yun na mahina ang apoy. Ngayon medyo linakas ako ng kaunti. Kasi mahirap mauna yung tutong. Hindi mo na maluluto. Ngayon maluluto na yun siya sigurado. Pero medyo matagal lang. Abutin siguro ng oras bago siya maluto. A few moments later. Balikan na natin. Medyo na lumutong na yung dahon ng saging. Ito umusok na. Talagang mabango na. Malapit na tayo makakatikim ng luto na to. Paella valenciana. Malapit na siya. Gagawin ko, anuin ko lang muna. Alokayin ko muna para alokayin ko. Tanggalin ko muna itong dahon. Alokayin ko lang para malat yung sarap na, di ba? Guys, maluto na siya. Maluto na. Sarap na. Paborito ko dito yung tutong. Kasi sarap na. Mga 15 minutes na ito, luto na to. Luto na siya eh. I-ano ko na lang. Hindi pa niya, ano ko na yung apoy. Takpan natin ulit. Para mga 15 minutes, patayin na natin yung apoy. Luto na siya, paluto na siya. Kunti na lang. Hinalungkat ko lang. Para ganun pa rin ulit. Ganun pa rin ang prosiso. Takpan natin ulit tapos hindi na ito maiging na walang singaw. Para yung init doon lang sa loob. Yun ang magluluto sa kanya. Okay. Balikan natin siya ulit mamaya. A few moments later. Okay guys, balikan na natin ulit. Buksan natin ulit. Pumusok. Okay, luto na siya. Luto na siya. Magandang pagkaluto. Tamang-tama ang tubig. Hindi siya basa. Hindi siya basa, hindi rin siya tuyo. Okay. Ang gagawin natin, takpan natin ulit. Tapos, patayin na natin yung apoy. Pabayaan natin siya mga 30 minutes para umangat yung tutong niya. Hindi tayo mahirapan magtanggal. Pag tinanggal natin yung taas niya, yung tutong, angat na rin siya para madaling tanggalin sa lutuan natin. Okay. Linuluto natin kaninang paella valenciana na isa sa mga paboritong lutuin ng yung mga hiligay nun. Ito, tikman na natin. Masarap ng pagkaluto niya. Talagang lutong-luto. Walang parting ilaw. Tikman natin. Masarap to. Guys, masarap to. I'm sure kaya nyo rin ito lutuin sa inyo. Bahay nyo. Subukan nyo. Sarap. Tamtaman yung alat. At saka, wala na kayo dito hahanapin. Pang iba kasi, may kanin ka na, may ulam ka, tapos mayroon ka pang dessert yung pasas. Matamis-tamis siya ng kaunti. Pag nakain mo yung pasas, matamis-tamis. Okay guys, hanggang sa susunod ko na video, maraming salamat sa inyo inyong panonood. At Merry Christmas sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. Bye-bye!